Ayun, nandito naman tayong muli. I want to show you how to do the cold tofu with century egg. Ayun, simulan na natin guys. Ayan, ito, nagayat ko na ang spring onion. Ayan, ipiprepare lang natin guys. Tapos, parsley. And isang tofu, nabibili siya sa Park and Shop. At dalawang century egg, nagayat ko na rin siya. Ayan. Itong spring onion natin na gayat na natin siya ng maliliit. Ayan. So, gayatin naman natin siya ng maliliit din ang parsley. Ayan, ganito lang guys. Gayatin natin maliit. Gusto nila ito guys. Parang na parang yung ating parsley. Pwede na yan guys, pagsamahin natin sila kasi mamaya imimix ko rin naman yan. Ayan, tapos kaya tayo ng garlic. Ayan, may isa tayong garlic. Hindi ko alam kung kasya may itong garlic nito sa diet. Parang kulang pa siya sa garlic. Kasi isang tofu lang ang ating gagamitin guys. So, yung aking amo nagda-dry ng kanyang hair. Nakasloob na tayo guys mag prepare mag video. Ayan, so, tama na ang dalawang garlic. Ilalagay natin siya sa ref, palalamigin natin guys. At itong tofu ilagay din natin sa ref. Na i-prepare natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin.
So, ito na guys ang continuation ng ating paggagawa ng cold tofu. Tanggalin muna natin siya. Ay, saan natira? Ilagay natin siya sa isang plato. Ayan. So, tanggalin natin guys yung sabaw niya. Ayan na siya. Tapos, itong century egg natin. Dito lang yan. Ito, gagawa tayo ng sauce. Guys, ito yung garlic, parsley, and spring onion kong tinagtad kanina. So, kailangan natin, guys, ng vinegar. Ayan. Sesame oil. Kailangan natin yan. Ano pa nga ba? Sugar. Yan, sugar. And oyster sauce. Kailangan natin itong mga tumasangkap na yan, guys. So, kukuha tayo ng isang plato. Ito, malinis naman ito. Dito tayo mag-mix. Kuha tayo ng kutsara. So, tingnan natin. Try natin ang dalawang. First time kong gagawin ito, guys. Kailangan kasi malasahan nila yung tamis at asim. So, try muna natin ang dalawang kutsarang vinegar. Tapos, kunting oil, sesame oil. Kunti lang. Meron pa palang soya sauce, guys. Ito. Ito yung ginagamit kong toyo. So, tingnan natin. Ay, isang kutsarang toyo. Parang naparami yata ang aking oil. Ayan. Kinakalkula ko lang guys. So, sugar. Lagyan natin ang sugar. Kailangan kasi na maglaban ang tamis at asin. Dagdagan natin ang toyo. Para makulay. At lagyan natin ng kaunting oyster sauce. Mix natin mabuti para make sure na natunaw na yung ano niya, yung sugar. So guys, na ano na siya, natunaw na yung sugar niya. So ilagay naman natin ang garlic. Ayan. Ang garlic, ilagay na natin ang garlic. Naparami ang aking ano, ang parsley, pero okay lang, masarap naman. So, ganito na lang guys.
So, ilagay na rin natin ang mga sangkap. Marami talagang parsley. Kukunti yung ano niya. Kukunti yung sauce na nagawa ko. Hindi siya enough dun sa parsley. Pero kasi mamaya, magtutubig naman siya. So, tingnan natin. Ayan siya, guys. So, ilalagay natin siya sa ibabaw. Ayan na siya, guys. Hindi niyo makita. Lagay lang natin sila sa ibabaw, guys. Hindi nyo nalilutuin ito. I-mix-mix nyo lang. Ayan. Diba? Ayan. So, may sauce na rin siya. Kasi magtutubig naman siya, guys. Ayan. So, ito siya, guys. Tapos, ilalagay lang natin itong sinchore egg sa ibabaw. Ang sarap nito, guys. Promise. Ayan. Sobrang sarap niya. Yung mga friend ko dyan, dito sa Hong Kong, pwede niyong itry ito. Cold tofu. Napakadali niyang i-prepare. Hindi mo na siya lulutuin, guys. Ganyan-ganyan lang. Gusto nila yan. Ayan. So guys, ito na ang ating cold tofu. Ayan. Kung maano nyo. Ayan. Pwede na siyang ready to serve na yan. So ilalagay na natin ulit siya sa ref para malamig siya mamaya pag isinerve natin, guys. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking cold tofu with century egg.